Ngayon, pakinggan po natin ang isang kinatawaran ng manggagawa, si Ginoong Timoteo Aranjuez. Para po ibahagi sa atin ang pananaw po ng mga manggagawa sa ating bayan na ngayon. Salamat. Maraming salamat, Senador. At magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay isang labor leader na nagmumula o pinanganak sa probinsya ng Bohol na kailan lang ay dinalaw ng isang matinding lindol. Dahil po sa ako'y Boholano, ang sinasabi ng aking mga kaibigan, ang akin daw pong pananagalo ay laging nagkabuhol-buhol. Kaya nga po, pagpauhanin ninyo kung sakaling buhol-buhol na ang aking sasabihin. At ipahintulot po ninyo na ang aking sasabihin ay sa wikang Tagalog at sa wikang English. Ako po ang National President ng Union of Filipino Workers, UFW. Ako din po ang National Chairman ng Lakas Manggagawa Labor Center, LMLC, at National Chairman ng Congress of Labor Organizations, CLO. Nagsimula ako sa kilusang paggawa year 1959 hanggang sa ngayon. At nakikita po kung paano at ano ang nangyayari sa kilusang paggawa at saka sa mga manggagawa. Noong mga panahong yun, ang mga leaders ng mga manggagawa ay ginagalang, kinukonsulta, at pinakikinggan. Noong panahong yun ay isulong nila ang minimum wage of 4 pesos, ang Magna Carta of Labor, Republic Act 875, ang SSS at CSIS, at nung bandang huli ay itinaguyod sinulong lahat ng tagumpay sila na magkaroon ng Land Reform Code dito sa Pilipinas noong panahon ni President Diosdado Macapagal. Pagkatapos ng masayang panahon ng kilusang paggawa, ay idiniklara ang martial law at ipinagbabawal ang political rights ng mga manggagawa. Subalit, sa kabila ng pinagbabawal yung political rights at pagwiwilga ng mga manggagawa, sa tulong ng ating kaibigan, Minister Blas Ocle, ay nakumbinsin niya ang Administrasyong Marcos na magbigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa sa pamamagitan ng presidential decree. Nagbigay siya ng wage increase sa kabila nung mayroong walang power ang mga manggagawa, ang mga union na humingi ng ganong benepisyo. After martial law, nagkaroon ng EDSA Revolution. Doon muli nabuhay ang karapatan ng mga manggagawa na mag-aklas at humingi ng mga benepisyo para sa manggagawa. At dito nakita namin na iba ang uri ng liderato na aming kinakaharap. Nakita namin yung magandang ugnayan ng mga puhunan, namumuhunan, at saka ng gobyerno. Sa lahat ng mga tripartite bodies, pagdating sa butuhan ng isyo na pinag-uusapan, laging magkasama ang buto ng employer at saka ng puhunan. Kami po ay hindi nagtataka sapagkat ang ating mga opisyales sa gobyerno, lalo na yung mga elected officials, ay bininta na po ang desisyon nila sa kagustuhan ng mga mayaman sapagkat yung mga mayaman ang siyang nagbigay ng pundo sa kanilang kandidatura sa eleksyon. So naintindihan mo namin yun. Under the present constitution, meron hong tatlong
provisions doon na pabor sa mga manggagawa. Una, ang security of tenure. Pangalawa, ang sinasabi na ang mga manggagawa ay entitled to living wage. Pangatlo, na ang manggagawa is entitled to a just share of the fruits of production. Tingnan natin kung paano ini-implement ito ng ating gobyerno. Sa security of tenure, binaboy na po na ito. Kapalit sa security of tenure, yung 5 months. The purpose is that dahil sa walang may didigay na trabaho doon sa unang set of workers na matatanggal after 6-5 months. The purpose is precisely to defeat the constitutional provision of security of tenure. Yun po, sapagkat pagkatapos matanggal yung ng mga workers after 5 months, another set of workers will take over their positions. So malinaw na ang kanilang iniwasan ay magiging regular yung manggagawa. So that is the first provision, that is a provision of the Constitution that the government from the time of Korea up to the present time violated. Number two, pinag-uusapan dahil sa Constitution din yung sinasabi nating living wage. Ang sinasabi sa ngayon, ang living wage ay nasa 1,100 more or less. Magkano po ang binibigay na pasweldo sa Metro Manila? 466 pesos. Yung 10 peso niyan ay pinagkaloob about 15-16 months ago. Ano ipinalit ng ating administrasyon dito? Anong kinuha sa mga manggagawa kapalit doon sa 10 peso na dagdag sa sweldo? Itinaas ng 10 peso, minimum na 10 peso, ang pamasahe sa LRT. Dahil dalawang bisis ka, back and forth, sasakay ka, lugi ng 10 peso ang manggagawa. So nagbigay sa 10 peso, 20 peso ang ibinalik sa kanila. Yun po ba ay pagtulong sa mga manggagawa? Hindi po. Pag-usapan natin yung sinasabi natin, workers are entitled to just share the fruits of production. Naalala ko, noong early 1960s, tinulungan namin yung mga manggagawa ni Henry C. Meron siyang, nagsimula ang negosyo niya doon sa Quiapo. Ang negosyo, ang pangalan ng kanyang tindahan is Yomar. Ang tinda niya doon, sapatos, chinilas, sinturon, at saka wallet. Ang area is about 10 more than 30 square meters. Kung pipresyuhan natin ang mga epiktos na binibinta niya noon, hindi po aabot sa 100,000. Ipagpalagay na rin po natin na lalagpas doon, pero hindi katumbas doon sa kanyang kinikita sa ngayon. Noong kami humarap, magkaharap ni Mr. C sa isang conference in connection with union recognition at saka mga demands ng mga manggagawa, ano po ang sabi niya? Tigil niyo ang union, huwag kayong humingi ng benepisyo sapagkat maliit pa ang negosyo. Help me bake a big cake and I will be giving you some benefits. Ang sabi ko po, malinaw sa kanya. We are ready, willing, and able to help you bake a big cake. But before we bake the big cake, we must agree on how to divide the big cake. 2 days after, natuna ang union. Inayaran yung mga leaders na wala ang union. Kaya po sinabi yan, sapagkat noong panahon yun, kung ang puhunan ni Mr. C was only 100,000 pesos, at ngayon meron siyang about 90 billion pesos, sino ang nag-aakyat? Sino ang nag-aakyat na maraming pera sa kaban ni Henry C? Hindi po si Henry C. Nanonood lang yun sa isang kwarto, nagmamanage. It's the workers. Manggagawa ang nag-aakyat sa kanya ng puhunan. Ano ang kapalit? Ang kapalit po, 5 buwan ka, magtatrabaho, tatanggalin ka. Gusto mong tuloy-tuloy? Pwede rin. Pipirma ka ng panibagong kontrata, pero papalitan mo ang pinilo mo. So, ganun ang kalakaran.
there is justice there. Pwede ba natin pagpapatuloy itong ganitong sitwasyon? I was able to talk to Henry, yung John Bukongwe. Ang sabi niya, teenager pa siya, nagiging orphan sila ng parents niya. Ang sabi niya, siya daw ang gumaganap na tatay at saka nanay ng kanyang mga kapatid. Nagkaroon sila ng kaunting pera, nag-sosyo sila ni Henry Ramos Minya sa scrap iron at naghati sila ng 187,000. From that amount of 187,000, nagsimula yung pag-expand ng kanyang negosyo. He is now a multi-billionaire. Sino ang nag-akyat ng pera kay Gokwe? Manggagawa rin po. Ano ang kapalit niyan? Kung ano yung ginagawa ni Henry C. Dole sa Sumar, ganun din ang ginagawa ng Henry ni Gokongwe doon sa kanyang mga manggagawa. Napakasakit ko na kung sino yung nag-akyat ng mga kayamanan sa mga ito ay siyang inapik. Hindi lamang inapik ng employer. Ang what is so revolting to our conscience is the fact that the government collects 32% taxes from the workers and only 30% taxes from the employers. Saan po tayo? Paano natin papayagan yung ganyan? Kaya kami po ay mayroong hamon sa ngayon. Tayo po ba kinakailangan magbago ng administrasyon? Naalala ko po yung nadala sabihin sa amin ng aming boss ng araw. Yung national president, the premier national president of PAFLO, Attorney Cipriano Sim. Ang sinabi niya sa amin, at madalas na sinasabi, if the government can no longer respond to the needs of the people, it is not only the right, but it is the duty and obligation of the people to change the government. Kung yung sitwasyon sa ngayon, kung ang sitwasyon sa ngayon ay umabot na nga doon na ang ating gobyerno ay hindi na nakatugon sa pangangailangan ng mamamayan, ay palagay ko ang tanong sasama ba ang pinsang pagawa? Sasama ba ang mga manggagawa doon sa pakikibaka tungo sa pagbabago ng gobyerno? Mga kasama, ang mga manggagawa mula sa PUL ay lumaban, laban sa mga Kastila, lumaban sa mga Amerikano, lumaban tayo sa mga Hapon, lumaban tayo sa diktatorya. At hindi kami mangingini na sumami uli sa isang labanan kung ang purpose ay hanguin natin ang ating mamamayan sa karumal-rumal na sitwasyon sa ngayon where morality is already a big question. Kami po nakahanda. Pero sasabihin namin sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kaibigang mga leaders ng ating bansa, hindi na po kami papayag na pagkatapos ninyo kaming gamitin, after the smoke of war is over, clears, kami maiiwan sa tabi. At yung mga huling dumating ang silang makikinabang doon sa aming pinaglaraban. Kahapon, nagkaroon ng celebration ng Marshall, ng Itza Revolution. Mulat sa poll nung nagkaroon ng Itza anniversary, ang parati na lang pong sinasabi nila Ninoy Aquino, Cory Aquino. Hindi po namin minamaliit si Ninoy Aquino at saka si Cory Aquino. Mahal po namin, nirespeto namin, kinikilala namin ang kanilang kontribusyon sa pagbabago ng pag-alis ng Barcelona. Subalit nakalimutan po sa pagdiriwang na ito, ang nakakalungkot kahapon, yung pangdiriwang mga mamayan hindi pinasali doon sa celebration sa EDSA. Ang hanay ng mga gagawa, daan-daan po,
libo-libo ang namatay fighting against martial law during those days. At ang national president ko, national secretary ko ng araw, si Edgar Hobson, is one of the victims. Pero, yung ba'y nababanggit doon sa EDSA? Hindi. Hindi ito pagmamaliit upo to demean the contribution of the Aquinos. We respect that and we recognize that. Kaya nga, dito po sa ating labanan sa ngayon, kami po'y nakahanda. Subalit, sa isang kondisyon, kapag tayo nagtatagumpay, huwag naman yung kami iwanan. Department of Labor belongs to labor. And it should be labor that should dominate the next Secretary of Labor. Salamat po.